Hello, Daddy! Hi, Mahal! Kamusta ang work? Ay, pagod. Eto, pagod. Ba't ka pagod? Siyempre, nakaka-stress yung work, Mahal. Lalo na ngayon. May coronavirus. Yes. Coronavirus. Handa mo to? Pancake? Kain muna tayo, kape. Kape? Gusto mong kape? Pinagtimpla na kita kasi alam ko darating ka. Banding tayo muna po kami while tulog ang mga bata. Pwede ka na? Di pa. Huwag na. Tapos na. Ito yung banding namin mag-asit. Every night talaga yan. Pagtulog na yung mga bata. Kasi ito yung pagkakataon na kahit na maraming problema sa buhay, maraming mga stressful sa paligid natin, ito lang yung para namin mag-asawa para mag-relax. Spend time together. Yung love natin. Maging mas init pa sa vulkan. Ay, vulkan taal. Vulkan taal. Yun. Usapang big heart. How to improve your relationship with your spouse. Ganda yan ah. Yan yung favorite na mga spouse. Which is sa panahon kasi ngayon, yung mga spouse, sa millennials, marami na naghihiwalay. Kasi kung lack of communication ang mag-asawa, eh, talagang hindi magkakaintindihan. Hindi ko alam yung iniisip mo or gusto mong gawin sa buhay o sa relationship natin. Katulad ikaw, pag hindi mo rin sinabi sa akin kung ano yung gusto mo, yung mga do's and don'ts sa relationship natin, sabihin mo. Yun yung pagiging open sa isa't isa. Correct. Wala rin tinatago. Open Correct. Na eh. Ngayon, katulad sa ating dalawa, yung password ng cellphone mo, alam ko. Password ng cellphone ko, alam mo. So, open to me. Walang secret. Honest. Alam yung password dito? Alam ko. Ano? Katrina. Ikaw ba yun? Alam mo, password. Walang iba. Siyempre, ikaw lang. Maliban mo, may Katrina pang iba. Meron pa ba iba? Wala na. Malik. Ikaw lang. Ako lang lang. Yun. Communication. Tapos, listen to your spouse. Paano mo masasabi, paano ma-explain yung listen to your spouse? Sa yung idea, sa yung palagay. Siyempre, every time may gusto asawa mo na gusto siya iparating, pakinggan mo. Huwag yung okay na. Hayaan mo na ako. Di ba? Meron ka palang gusto. Hindi mo sinasabi. Tapos ako, hindi nakikinig. Ay, huwag ganyan. Dapat, pakinggan mo rin yung ano ba? Pakinggan mo rin yung ano ng asawa. Meron siyang dapat ipaabot, meron siyang gustong gawin. Iba ka, pag may suggest yung asawa mo, hindi mo pakinggan. Hindi. Sa bawat usapin, sa bawat magkaunawang kayo, mag-intindihan kayo. Mag-usap na lagi. Diba? Lalo na pagka mayroon na palang problema sa loob ng bahay. Ngayon, kung ang isa sa asawa, katulad, kunwari ako, babae, at ako yung mas nakaka-encounter ng problema sa bahay. Kasi ako yung mas may oras sa pananatili ng bahay. Siyempre, yung mga problema, kung hindi ko sasabihin sa asawa ko, baka dumating panahon na mas lalala, mas magiging dahilan para pag-uwayan namin. Not unlike pag sinabi ko sa kanya, yung
bago pa lumala yung problema yun, sabihin ko na sa kanya para kaming dalawa mag-usap, katulad kanina, communication ulit, mag-usap kaming dalawa kung paano namin i-resolve yung problema. Kasi sa ibang, yung ibang mag-asawa, parang inisip na nila agad na hindi na magkakaroon ng solusyon yung problema. So, ang nagtendensi na, nag-aaway na silang dalawa. Ang pinaka end nun, hiwalayan. Ay, hiwalay tayo? Hindi. Yung iba paano yun pag ano, halimbawa, may suggestion ka, tapos ako wala sa mood. Halimbawa, pagod ako sa trabaho, may iniisip ako, o mayroon akong isang, may bagay akong iniisip na malalim. Basta wala sa mood. Anong gawin mo? Paano mo ako i-approach? Hindi, pagpaliban muna, hintayin na maging cool down, mag-cool down. Ganun ba? Yes. Tama yun. Kaya nga. Huwag mong salubungin yung... Oh, hintayin na maging cool ka muna. Diba? Then palipasin yung mga araw. Pagkalipas ng mga araw at alam mo okay na yung asawa mo, isa sa inyo, saka mo i-open up yung kung ano yung problema sa bahay. Maramdaman mo ba yun? Sa amin lang po yun. Pero kung mayroon sa ibang relationship, kung ano, kung paano nila i-handle yung mga ganang situation, eh, nasa kanila po. Pero sa aming, based sa experience po namin mag-asawa yun. Sweet naman. Spend quality time with your spouse. Paano? Meron ba ako nun? Marami. Marami yung time. Every night, di ba? Every night, tapos meron pa akong... Basta marami. Spend quality time. Based sa experience namin, kahit na gaano kabisi yung buhay namin bilang mag-asawa, si Daddy nagtatrabaho, ako nagtatrabaho, pagdating sa bahay, bago kami magsimula sa mga gawaing bahay, meron kaming time na magkape ulit. Kape. Kaya yung kape is ano, life sa aming dalawa. Mag-uusap kami kahit counting panahon. Di ba, Daddy? Naman. Kahit ano ng topic natin, di ba? Kahit anong topic, basta pwede pag-usapan. So, paano na ma-spend yung quality time? May magkakaroon ka ng quality time sa spouse. Siyempre, kasama na doon yung sa kids. Paano nga ba, Daddy? Take a day off. Based sa ating dalawa, sa ating relasyon. Siyempre, hindi lang lagi trabaho, di ba? Siyempre, si Daddy nagtatrabaho. Eh, kasama na rin si Mami, nagtatrabaho na rin. Sa hirap ba naman ang panahon? Yung totoong panahon, yung reality. Di ba? Ang hirap ng panahon ngayon. Si Mami busy, si Daddy busy rin. So, may tendency na walang time sila sa kanilang family at sa isa't isa. Minsan din naman, bigyan din ng time yung isa't isa, lalo na mag-asawa. I-date mo naman eh, minsan. I-date ka lang pag ano? Pag anniversary, di ba? Mali din naman yun. Oo. Hindi, meron pa. Yung alam, diba? May natatandaan pa akong isang... I-date ka lang pag anniversary. Hindi naman. Ang haba ng panahon noon, isang taon, isang beses ka lang i-date. Oh. Di ba? Pwede bang every day? O kaya, 10 years walang date? Minsan, siyempre, kailangan sa isang relationship, magkaroon ng spice. Pero meron pa siyang napapanahon noon eh. Katulad na nandito sa bahay, pero dahil sa napaka-high-tech ang panahon natin, may mag-asawa. Siguro nakarelate kayo niyan. Malamang nakaka-relate kasi kayo. Kasi minsan nangyari din sa amin dito yan sa bahay, mga anak ko. Pagdating ko, wala man lang, hello daddy, hi mommy, hala, nandoon na lang sila, gadget, di ba? Cellphone. Nagigames. Hindi man lang sinalubong si Daddy at saka si Mami. Minsan din, si Daddy nandito. Dumating si Mami, kaya si Mami nandito, dumating si Daddy. Si Daddy, umupo na lang, kuha yung cellphone. Nagsi-Facebook na lang. Oo, nanood ng balita sa Facebook, balita, o kaya nanood ng ano, kahit ano dyan.
Si mami din, ganun din. Busy sa messenger. Dumating din yung time na yung katulad nung ngayon, high technology tayo. Nandito nga tayo. May kakasama. Pero kahit nasa lamesa tayo, isang bahay, kanya-kanya tayong gadget. So, nawawala na yung spend time together. Parang naman, nandun lang yung presence nyo, pero para kayong malayo sa isa't isa. Kaya minsan, yung technology, maganda ang technology. Maganda lang, gamitin may sa, advantage. Ano, pero marami din disadvantage. Yeah. Parents, daddy, di ba? Hmm? Yung mga bata, pagka, para lang mapakain mo, sige mag-gadgets ka habang kumakain. Experience ko din yan eh. Kaya lang, along the way, parang tumitigas na yung ulo ng bata, hindi na, ayaw na kumain pag walang gadgets. Dapat talagang supilin. So, dumating din yung time na namamalo na kami. Dapat kumain kayo, walang gadgets. Kung hindi man kami makakapunta sa ibang lugar na malayo, meron kaming at least time mag-bonding sa paligid-ligid lang. Sa isa't isa. Sa isa't isa. Para naman, warm ang isa't isa. Katulad sa pagmamahal ko, pagmamahal mo. Warm! Maging open and honest sa isa't isa. Tama ba yung dati? Naman. Honest ka ba sa akin? Lagi naman. Grabe. Ako yung honest sa'yo, di ba? Mm-hmm. Wala kong tinatago, di ba? Wala, kasi alam ko na. Kung may crush ako, sinasabi ko sa kanya. Oh. Ay, ang ganda-ganda niya. Di ba? Oo. Pagka... Nerd ka ba? Hindi. Pero hindi ka na-nerd, di ba? Pero ano, siyempre, ma-hurt ako pagka yung harap-harapan, makikipag-flirt ka din, ganon. Siyempre, bilang mag-asawa, yung nandun yung delikadesa. Kung may nag-flirt na mga girls sa surroundings mo, sabi mo, may asawa ka na. Wala nang time mag-flirt. Kasi hindi na pwede. Yung ganon. Minsan kaming dalawa, sobrang sweet kasi namin. Sa trabaho, magkasama kami sa trabaho. Napagkakamaling kami mag-boyfriend, girlfriend lang. Hindi nila lang tatlo na yung anak namin. Eh, minsan may mga, alam mo na, iba't ibang lahi. Minsan, nagkakagusto sa kanya. So, sabi ko, wala na. Dapat maging open. Nagkaroon man na siguro ako, Jeline. Siyempre, normal naman yun. Ikaw ba? Hindi ka nag-jeline. Hindi ko natandaan. Meron. Meron ba? Meron. Pag na? Kailan? Sa Yukos ka pa. Oh, bawal lang siya. Wala. Kailan? Nag-jeline. Meron. Oo, normal meron naman. Talaga yan. Kasi mahal mo yung isang tao. Pero ilagay mo naman sa lugar. Huwag yung basta mag-selos ka na mag-selos. Iiwanan ka, mag-walk out ka. Nagbuka akong tanga dun. Oh, saan yun? Ba't nawala? Nawala bigla? Umuwi na sa bahay? Iniwanan akong buhay? Walk out time. Never lie to your partner. Yun ang magpapa strong sa relationship natin bilang mag-asawa. Kaya kumbaga sa mga nakikita namin sa mga mag-asawa, minsan yung iba hindi honest. Gusto yung kape ko. Gusto mo pa? Gusto ko. Palpitate ka naman. Dati nung girlfriend niya ako, para siyang ano, alam mo yun, yung sawa, nakapulupot. Kahit sa jeep, no? Kahit nasa jeep kami nun sa panila. Gusto ko yun eh, tapos yakapin ko yun, tapos yun nakatingin sa akin. Oo. Tapos, ganyan po. Ngayon, tatlo yung anak namin, hindi na, kasi sabi niya asawa na daw niya ako. Sabi niya hindi pa rin, kasi kahit na, asawa mo na ako eh. Dapat, ganun ka pa rin ka-sweet. Eh, minsan, tumawak lang ako sa kami, nainitan siya. Yung nagtampo ko. Kasi dati, nung kagandahan ko pa nun, kaseksehan ko pa nun,
Kung makaya ka, parang tuko. Hindi ko sinadya yun. Hindi niya sinadya yun. Ako lang kasi sensitive. Gusto ko kasi malambing. Nilalanggibing ako lagi. Tapos, isa pang, para maging strong or maging close yung relationship nyo. Never yell. Or parang yung ano? Shout. Shout. Hindi yung, parang yung sabi na natin, huwag kang maging nagger. Magnag. Oh, shame. Hate ko yun. Hate niya yun. Parang yung tinga ko, parang kampana. Oh. Diyan pa lang nasa pinto. Para yung ay, kampana nasa ganun. Yung kampana nasa harap na harap ko na pinalo yung kampana ng lakas. Yun. Pero hindi naman ako nagger. Minsan lang may itong ulo ko lately na lang yung kasi parang alam mo na getting older. Tapos pagod. Pero never ako naging nagger. Naging nagger ba ako sa'yo? Mais ka na sa'yo. Yung totoo? Hindi. Paminsan-minsan lang. Meron, paminsan-minsan lang. Sa 13 years ba naman natin? Siguro, tandaan ko. Pagka mainit ang isa, dapat bang sabayan? Sa paligay mo, daddy? Dapat hindi. Halimbawa, may issue sa yung dalawa. Mainit ako. Mainit ka. Ipagmagsalubong yun. Ano mainit? Ilalagas ka? Yung ulo. Mainit ulo mo. Mainit ang ulo. Ka. Mainit yung ulo niya. Mangyari talaga yan. Ano bang ginawa natin? Mag-cool down yung isa sa atin. Ako nung kadalasan mag-cool down. Grabe kasi ka. Kasi yan. Hindi nagko-cool down yan. Kailangan mo ng isang gabing halik bago siya magko-cool down. Hindi lang isa. Gabi-gabi. Oo. Hindi. Gusto ko kasi niyayakap niya ako nila. Kasi nung time pag magtagpo kami na mainit ang ulo namin, ako lagi yung nagano. Minsan naman, pag ako mainit ulo, siya yung minsan-minsan lang yun. Huwag niyong hintayin na yung bukas. Ipagpabukas pa. Yung ano, yung galit niyo sa isa't isa. Yung gabing yun, ayusin niyo na. Dapat ma-resolve na. Ayusin niyo na. Yung lalaki naman, yung nagalambing lagi. Ba't ka nag-selos? Bakit ka na? Huwag na. Ikaw lang talaga yun. Ang ganda-ganda mo, papalit kita doon. Kita mo. Oo, di ba? Ganyan lang yun. Kailangan ba ninalambing mo siya lagi? Hindi naman kini-flirt-flirt kasi pwede na rin siguro. Parang, di ba, nung mag-boyfriend-girlfriend kayo, parang andun yung sweetness. Andun yung lagi kang, laging yung magagandang bagay yung ginagawa mo na iniiwasan yung mag- alam mo yun, na magkaroon kayo ng pagtatalo. Dapat ba, ibalik pa rin natin yung mga ganong sitwasyon sa palagay mo? Ano yan? Di ko nakikinig eh, nagpapakinig ka na. Isa pa? Hindi. Hindi kasi, habang tumatagal yung relationship niyo, may tendency na hindi naman siya magsawaan. Di ba? Hindi naman siya magsawaan isa't isa. Pero kailangan talagang i-maintain yung isa't isa, yung closeness, nandun pa rin, yung, di ba, noong girlfriend, boyfriend pa kayo, yung text nyo, halos minuto-minuto eh. Halos ayaw mo. Oo, halos, nasa trabaho ka, ay, yung cellphone ko, tip nga kung mayroong ano. Eh, nung nag-asawa na, nakalimutan na eh. Oh. Yun ang pangit. Yung kilig loose. Kilig. Dapat concerned pa lang kasi isa't isa. Kahit sa trabaho, pag may break time, mahal, kumusta ka na? Ganyan. Huwag yung pag-uwi na, wala pang text. Nakauwi na lang, wala pang text. Di ba may mga break time naman eh. Communication pa rin. Communication pa rin. Lagi yan. At saka yung closeness sa isa't isa. Yung warm sa isa't isa nandoon pa rin. Di ba? Di ba?
Tama. Tumpak! Palagi. Talaga. Talaga mahal. Good. Oo. Yung sabi mo pa rin sa asawa mo, maganda ka, maganda ka. Pero dapat yung totoo naman, pag hindi na siya maganda, hindi, maganda pa rin naman siya sa paniwag, pinakasalan mo, gwapo pa rin siya. Ibig sabihin, maging totoo kayo sa isa't isa. Paano naman magiging yung bond, marital bonds niyo, paano niyo palalakasin? How to strengthen your marital bond? Di ba tayo, mga girls? Gusto rin natin, na-appreciate tayo ng asawa natin. Sasabihan tayo, maganda pa rin tayo. Sexy pa rin tayo. Siyempre. Ako, lagi ako nagtatanong sa kanya kasi gusto kong malaman kung pangit na ba ako, kung tumaba na ba ako, kung gusto mo rin niya bang maging sexy. Pero siya, lagi ko rin naman siya sinasabihan. Yung sa mag-asawa kasi, kailangan mo pa rin sabihin sa kanya, uy, ang gwapo mo. Appreciate mo yung mga bagay na ginagawa niya para sa'yo. Tsaka kung yung ano yung physical appearance niya. Ganun din siya sa akin. Minsan nga, haggard na haggard ako. Eh, gwapo mo. Gwapo para ako. Haggard ko na. Hindi, gwapo pa rin ka, Tess. Kasi talaga siya. Sabi ko, binulot lang ako ng asawa ko. Kaya nga, in love ako sa'yo. In love ako everyday. Kala iba na kita, ako lang katabi mo eh. Jay, tingnan mo naman, oh. Tingnan niyo. Di ba gwapo niya? Makrush ka niyan. Makrush ako. Yan, pero hindi nga, totoo. Di ba, mga girls, mga mami? Pero gusto ko, pag sinabihan niya ako maganda ako, yung totoong maganda ako. Sexy mo pa rin, ma'am. Yun, yung mga totoo, honest. Ito kasi hindi naging makeup yan. Lipstick lang yan. Oo, minsan. Natural kasi yan eh. Nung, bago pa lang kami, sabi ko, mahal, mag-makeup ka naman. Tapos? Ano itsura? Nung nag-makeup siya, mahal, para kang bakla. Wag na. Mas maganda ka pag natural. Natural daw. Nag-lipstick na lang yan. Appreciate mo kung ka-appreciate. Pero kung hindi, sabi mo totoo. Di ba di? Yes. Okay, yung buho ko sa kilikili. Anong mabango? Mabango? Hindi ako nagahit ng kilikili. Hindi ako nagahit. Ayaw ko. Tsaka hindi. Ako gusto ko yung sinasabi yung totoo. Kasi gusto ko, ma-improve ko yun. Pero kung wala kang sinasabi sa akin, paano kung ma-improve? Di ba mga girls? Appreciate na para lang hindi ako masaktan, sasabihin mo yung magandang bagay na hindi naman pala. Yun yung totoo. Dapat yung totoo. Kaya nga, kailan ba ako naging sinungaling sa'yo? Wala naman. Di ba? Simula pa eh. Yun. Ano pa ba ang maano dapat gawin para ma-improve ang ating... About sa sex life. Sex relationship. Yeah, yun... Oh, dahil parehong pagod. Minsan... Parehong pagod, minsan. Yung isa gusto. Yung isa naman ayaw. Dahil pagod. Oo. Maraming pagkakataon. Or maraming... Sa 13 years natin, anong na-experience mo? Yung totoo. Yung reality. Alam nga naman. Kasi ang lalaki, alam naman natin lahat yan sa mga mag-asawa. Sila yung mas laging naghahanap. So, sa relationship natin, di ba? Ngayon, sabi naman, nasa ano naman yung talaga? Itungkulin ng bawat isa na ibigay yung pangangailangan ng isa't isa. Pero since kasi, di ba, parehong pagod, parehong nagtatrabaho, ang maganda lang, siguro sa amin, schedule, may schedule minsan. Oh, pagod ako, pwedeng next time na lang parang gano'n. Scheduling, tapos pag-usapan. Pinag-usapan. Oo, kung... Mahal, Wednesday ngayon. Yung mga gano'ng tipo. May mahal, schedule. Friday ngayon. Pwede. Yung mga gano'ng bagay. Mahal, Sunday ngayon.
May pasok bukas. Alam na. Alam na. Yun. Kapag-usapan yan at saka, ano yun? Give and take? Give and take. Ano ba sa Tagalog, give and take? Magbigayan. Magbigayan. Isa. Pagpagod. Mag-unawaan. Lalo na pag matagal kasi, halimbawa, busy sa work. Halimbawa, yung work mo, 2 weeks, minsan busy eh. Mm. Diba? Wala talaga yun. Kasi gusto mo pagdating sa bahay, itulog mo na lang eh. Kasi yung katawan mo talagang pagod. Wala kang maramdaman. Ngayon, biglang nag-ano, back to normal yung schedule. Siya naman ang hindi. Oh. Di maghanap yung isa ngayon. Yung isa pagod na naman. Siya naman yung pagod. Eh, anong gawin natin doon? Anong ginawa natin? Nag-meet tayo sa kung saan para ho tayong... Nag-meet kami sa... Ano? Doon sa gitna. Oo. Ano yung gitna na yun? Kung saan tayo pwede. Parang... Ano yung gitna? Nag-meet kami sa gitna eh. Hindi. Anong term doon? Green ka ha? Ano bang term doon? Hindi. Nag-usap kami dalawa. Oo. Kung na, saan? Hindi porke na ganun, wag na. Eh, magbigayan naman tayo isa't isa. Mm-hmm. Hindi naman yun sa pilitan ni. Oo. Pero sa... Mangyari talaga yan sa mag-asawa. Kaya siguro yung iba, naghahanap, sabi mo nang, in reality ha, reality to. Maraming nanlalaki or nang bababae, dahil daw, kulang sa, ano ba yan? Sex? Yun, sa sex. Eh, hindi totoo yan. Pla, May kamay naman siya. Kasi sabi, kasi sabi, eh, nagkukulang siya sa akin eh. Doon ako, doon sa kaayang ibigay yung pangangailangan ko. Yun. Kaya, yun na siguro, dahil na lang yan ng lalaki or babae. Minsan drama na rin. No. Patampo-tampo ko, no? Tapos, paggabi, ay, mahal, hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog. Lagi niya sabihin niya. Sabi nga ka na, style mo na naman. Gusto mong patilogin kita. Yung gano'n. Kaya, yung mga mommies and ano dyan, mag-usap, open communication. Kasi wala namang ano eh. Hindi naman related yung ano eh. Wala kayong ganyan, sex life. Kaya na lalaki. Nang lalaki, nang babae. Walang connection. Walang pero connection. Sabi daw, ang common din na pinaghiwalayan maliban sa ano ha, yung sa body contact. Pera. Oh, yeah. Pera. Mostly daw. Kailan ba tayo nag-awa ng pera? Hindi dapat pag-awa ng pera. Hindi kami nag-awa ng pera. Eh. Pag-usapan. Hindi na pag-usapan namin yun. Kahit na gipit na, kahit na wala ng budget, hindi kami nag-awa sa pera. Wala, ang napag-aawayan lang talaga. Ngayon, yung sa unang video namin, yung talagang pinag-aawayan namin. Huwag muna, last na yan. Oh, sige. Meron pang pinakamahalagang bagay para maging tight ang relationship ninyo. Sige. Prayer? Siyempre. Panalangin. Lagi yan, kahit sa bahay namin, dito, lagi kami nagkaroon lang yung bonding, di ba? Meron din kaming family hour. Sa isang linggo, isang beses, kasama yung mga anak, kami dalawa. So, nag-usap-usap kami doon sa seryosong bagay at panalangin na rin, di ba? Yun ang pinaka number one na protection ng mag-isawa. Kahit sa isang linggo, isang beses, okay na yun. Panalangin. Tapos every night, manalangin talaga lagi. Panalangin, communication. Lalo na sa panahon ngayon. Di ba? Grabe sa labas. Maraming, kahit na, sa experience namin dalawa ha, buti nilang mabait siya.
ano, kahit kaharap ako, maraming babae nag-approach sa kanya. Uy, yung gwapo mo. Kaharap ako, ha? O, di ba? Eh, kung di ba naman, ano, eh, asawa niya ako, alam niya ng asawa ko, ganun pa rin nila approach. Kaya, sa aming dalawa, kung hindi siguro, hindi, sabihin na natin, ako yung mas ano eh, kasi siya yung ina-approach eh. Hindi ako yung tipo ng babae na nang-aaway bigla, nang-hampas bigla. Sabihin ko lang yung pagdating sa bayo, uy, si ganito, ganyan. Pero ang ganda lang, hindi kami nag-away tungkol sa mga bagay. Kasi alam ko naman siya, safe. Alam mo yun? Safe siya, kasi mapanalangin kasi siya. Tsaka may takot. Control. Kaya may control. Pero sa akin siya, hindi naman. Siyempre, ganito yan. Mag-asawa kayo, may anak, pamilya. Hindi naman talaga, lalaki. Halimbawa, may mag-approach sa'yo. Nandun na yun eh, yung temptation, nandun na yun eh, lahat. Eh kung wala kang self-control at saka pag hindi ka maging matalino sa lahat ng bagay, madala ka talaga doon. Dapat matalino ka. Sisirain mo ba yung pamilya mo? Kinabukasan ng mga anak ninyo. Doon pa lang, mastap ka na eh. Dahil lang sa gusto mo, sa sarili mo, sa laman, ipagpalit mo doon sa family mo, yung mga anak mo, na tatawagin na, uy, broken family kayo. Diba, kawawa yung mga bata. Kasi yung pag tayo, kami, maghiwalay kami, o pwede naman kaming mag-asawa uli. Diba? O kahit na hindi mag-asawa ulit, pwede naman kaming mag-live ng iba eh, maghanap ng iba. Pero yung tanong, yung mga anak ninyo, di ba? Sila yung unang magsasuffer. Magsasuffer talaga. Nasa tao talaga yung unang-unang mag-control at saka mag-isip. Bago ang lahat, isipin talaga. Di ba? Yun lang po yung sa aming, ano, sa aming, kumbaga, sa aming usapang, ano, real talk about the relationship sa aming dalawa. Sarili na namin sa ano namin na hindi namin ipagpalit itong buhay namin na maging misery. Right? Sino bang gustong ganun ng buhay? Wala eh. Minsan, sa ngayon, magawa mo yon. Uy, sarap nun. Oh, ganito. Nagpasarap ka sa ganitong or anong yung ngayon lang. After that, di ba? Ano magiging consequences? Ano yung result? After that, yun ang iniisip mo lagi. Iniisip namin lagi. Consequences. Better na mag-work on, you work on sa relationship ninyo. Hindi yung maghanap ng iba. Parang exit sa... Doon na lang kayo mag-work sa relationship ninyo. Mas masarap yung pagtandaan nyo, di ba? Kayong dalawa pa rin. Kahit kulubot na mukha ko. Oo naman. Kahit kulubot na lahat. Loko. Yun. Yun lang. Kung meron po kayong iba pang tips para magkaroon ang ma-improve ang relationship ng isang couple, just comment. And leave a comment and like and share and subscribe po. Before we end this this topic, anong maipapayo mo? Siguro, isasummarize mo na lang din yung lahat na napag-usapan natin. Do the honor, Daddy. Oh, first, communication. Second, understanding. Third, give and take. Fourth, spend time each other. Third, give quality time. Appreciate each other. Appreciate especially your wife. She needs it very much. Yes. Mahal. Ganda-ganda mo talaga ngayon. Maging totoo ka ngayon naman. Ngayon lang ha. Wag naman yun. Bukas na. Wag naman yun. Wag naman yun dahil... Binubola mo lang. Pinaka-importante sa lahat, prayer. Put God first.
Good night, guys! Yun lang po ang ating topic ngayon. Paano mag-improve ang relationship bilang mag-asawa. Thank you. As couples. Good night. Good night. See you next... Matulog na kami. Next time. Next topic. Pero about relationship pa rin. And have a good day. No, a good day, a good night, and a good morning to everybody. Bye. All over the world.